Iniidolo ng marami si Tony Stark, ang genius, playboy, billionaire at philanthropist sa likod ng superhero na si Iron Man. Kung ang ibang superhero ay may natural na kapangyarihan, si Tony Stark ay naging superhero dahil sa kanyang mga iniimbentong mga suits. Isang patunay na ang utak at pera ay isang uri rin ng superpowers. May tinatawag rin na Iron Man sa tunay na buhay. Sa katunayan, ay nag-cameo appearance pa nga siya sa pelikulang Iron Man 2. Sino nga ba siya? Ating tunghayan sa video na ito. Si Elon Reeve Musk, o mas kilalang Elon Musk, isang kilalang businessman at engineer. Siya ang tao sa likod ng mga sikat na kumpanyang SpaceX, Tesla, SolarCity, Hyperloop, The Boring Company, at Neuralink. Ang hindi alam na lahat ay pinanganak si Elon Musk sa South Africa. Nakapag-migrate siya ng mag-isa sa Canada upang mag-aral. Pinasukan niya ang kahit anong trabaho habang nag-aaral upang matustusan ang sarili. Matapos ang 2 araw nang simulan ang kanyang pag-aaral ng PhD sa Applied Physics at Material Sciences sa Stanford University, ay nag-drop out si Elon Musk upang simulan ang kumpanyang Zip2 kasama ang kanyang kapatid na si Kimball. Nagsimula itong maliit na kumpanya. Ngunit, matapos ang 4 na taon, lumago ito at naibenta ng $340 million sa sikat na kumpanyang gumagawa ng computer na Compaq. Pagkatapos ng Zip2, ay sinimula nila ang isang kumpanya na naging PayPal. Itinayo nila ito upang maging pinakauna-unahang internet bank sa panahong iyon. Dahil sa PayPal, makakapagpadala na ng pera gamit lamang ang internet. Isa ng malaking kumpanya ang PayPal ngayon. Nabili ito ng eBay sa halagang $1.5 billion mula kina Elon. 31 years old lamang noon si Elon Musk. Imbes na magretiro na sa negosyo at i-enjoy ang bagong nakamit na yaman, ay mas pinili ni Elon na gamitin ang lahat ng pera upang magsimula ng isang space company sa pangalang SpaceX. Naisip ni Elon na dapat tirahan na ng mga tao ang planetang Mars. Ngunit, hindi ito magagawa. Napakalaki ng gastos sa bawat pagpapalipad ng rocket ship. Pumunta siya ng Russia upang bumili ng mga rocket ships. Pero hindi siya sineryoso ng mga Russians at pinatawanan lamang. Dahil doon, naisip ni Elon, bakit hindi na lang mismo siya ang gumawa ng mga rocket ship? Dati-rate, ang isang napakalaking spaceship ay isang beses lamang pwedeng gamitin. Pagkatapos magpadala ng isang satellite gamit ang rocket ship, ay hindi na nagagamit muli ito. Bilyong dollar ang budget sa bawat rocket ship. Pero dahil sa kumpanyang SpaceX, ay reusable na ang rockets na Falcon 9 at Falcon Heavy na ang ginagamit ng NASA ngayon. Mailap ang tagumpay sa SpaceX nung simula. Iilang beses muna sumabog ang kanilang mga rocket ship. Sa 4 na beses, binalak na sana ni Elon tumigil kung sasabog pa ito. Swerte na lamang at napakatagumpay ng rocket launch na iyon. Nagsimula na ang makakuha ng mga kontrata ang SpaceX mula sa NASA. Matapos nun, ang pangalawang kumpanya ni Elon Musk ay ang Tesla, isang electric car company. Nakita ni Elon Musk na napakalaki na ng pinsala ang naidudulot ng mga usok mula sa mga gasoline-powered cars. Ito ay nagdudulot sa pagkasira ng ozone layer. Ang solusyon nito ay gumawa ng mga sasakyan na hindi gumagamit ng gasolina. Dati-rate, ang paningin ng mga tao sa mga electric cars ay pangit ang disenyo. Mabagal tumakbo at parang science project lamang. Ang mga ideyang ito ay binago ni Elon Musk. Ang naging plano ni Musk para sa Tesla ay gumawa ng isang mamamahaling electric sports car.
ang income mula rito ang gagamitin upang makapagdisenyo ng electric sports car na mas abot kaya sa budget ng normal na tao. Unang inilabas ng Tesla ang Tesla Roadster. Ngunit ang model na ito ay tinigil. Ang pumalit rito ay ang Model S na nagkakahalagang 2 million hanggang 4 million peso sa panahong iyon. Napakabilis ng Tesla S at mayroon itong acceleration no 0 to 60 miles per hour sa loob ng 5 segundo. Sumunod na mga model sa Model S ay ang Model 3, Model X at Model Y. Ang maganda sa mga sasakyan ng Tesla ay pwede itong ilagay sa autopilot mode. Kahit matulog ka, ay kayang magmaneho ng sasakyan ng mag-isa. Basta lagyan mo lang ng destination. Kaya rin itong ipark ang sarili. Oo nga pala, hindi mo na kailangan pumunta ng gasoline station. Sa bawat charge ng Tesla, ay makakatakbo hanggang 595 kilometers ang sasakyan. May mga charging station naman kahit saan kung kailangan mo mag-charge. Napakagaling, di ba? Ang mga latest model na inilabas ng Tesla ay ang nagbabalik na Tesla Roadster na may maximum speed ng 400 km per hour. Tinatayang $200,000 o 10 milyon pesos ang halaga ng bawat Roadster. At kailangan magbayad ng $50,000 o 1 milyon pesos para makapag-reserve. Kabilang sa kanilang mga panibagong produkto ay ang Tesla Semi na isang trailer truck at ang Tesla Cybertruck. Ang Solar City naman ay itinayo upang palitan ang pagkuha ng kuryente mula sa coal at ibang non-renewable sources. Ang kumpanyang ito ang gumagawa at nag-i-install ng mga solar panel at solar roofs. Ang sinag ng araw ay nakukuha ng solar roofs at nako-convert upang maging kuryente. Kung may mga sobrang kuryente ang hindi nagagamit, ay pwede itong ma-impact sa mga power wall na produkto din ng Solar City. Nabili na ng Tesla ang Solar City. Ang dalawang kumpanya ay nagtutulungan upang ma-develop ang battery technology na ginagamit sa mga Tesla cars at upang makakuha ng mga malinis at renewable energy sources. Ang susunod na kumpanya ay ang Hyperloop na itinayo ni Elon Musk upang bigyang solusyon ang problema ng traffic. Ang Hyperloop ang kumpanya na nagde-develop upang gawing sasakyang pantransportasyon ang Hyperloop systems. Ito ay gumagamit ng linear electric motor upang mag-accelerate at electromagnetically levitated pod para mag-decelerate. Ang balak ni Elon ay palitan ang mga kasunukuyang train ng isang Hyperloop na kayang tumakbo sa bilis ng 1,223 kilometers per hour para mo na rin nilakbay ang Manila hanggang Davao City sa loob lang ng isang oras. Dahil sa balak ni Elon na ilagay ang mga Hyperloop sa ilalim ng mga tunnel, ay itinayo ang The Boring Company, isang infrastructure at tunnel construction company. Gusto mapabilis ni Elon ang paggawa ng mga tunnel para sa Hyperloop. Gamit ang makabagong teknolohiya ng Boring Company, may teknolohiya ang Boring Company na gawing mas mabilis ng 10 beses at gawing mas mura ang paggawa ng mga tunnels. Ang huling kumpanya ay ang Neuralink, isang neurotechnology company. Nagde-develop ito ng mga chips na pwedeng ilagay sa loob ng ulo. Gusto nitong bigyang solusyon ang mga sakit na kung saan ay hindi makakapag-communicate ang utak sa mga nerves ng katawan. Balak nito balang araw na gawing mas matalino ang mga tao gamit ang artificial intelligence. Napakahirap para sa normal na tao ang ginagawa ni Elon Musk. Matinding pagpupursigi ang kailangan upang patuloy na mapatakbo ng sabay-sabayang napakarami niyang kumpanya, lalo't na hindi ito mga simpleng kumpanya. Makikitang ang mga kumpanya ni Elon Musk ay itinayo upang bigyang solusyon ang mga malalaking problema ng mundo. Talagang ngang siya ang tunay na real-life Iron Man. Alin sa mga kumpanya ni Elon Musk ang iyong pinakapaborito? Comment down below.